humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ayan, kasama ko po si Doktora Corazon Occidental, Doc. Hello, Amy. Hello. Magandang araw sa ating mga tagapanood. Sana po hindi magkakamali ng pagpanonood kasi tayo ay nagbago mula sa mag-agree na tayo ngayon. Agree na tayo. Opo. Nagpalit tayo, Doc, kasi season 1 po natin ay mag-agree tayo. Yan, naka-isang kamay. Yan. Okay. Ngayon, season 2. Akalain mo, Doc, nag-season 2 tayo. Ang bilis ang panahon. Sana. Agree ako dyan. I see. So, parang ganun na rin. Second season, agree ako dyan. Yes. Sana, ang prayers ko lang, Amy, sana maraming nakapanood ng at makapulot ng pamamaraan sa agrikultura sa ating season 1. Yes. In fairness naman, Doktora, eh magaganda naman po ang kanilang mga feedback sa atin. At nakakatuwa din po, parang nakaka-engganyo tuloy na, sige pa nga, isa pa nga. Nakaka-engganyo, nakaka-encourage na yung natutunan natin ay i-apply din natin. Challenge natin eh, di ba? Yun, lalo so actually, na yun. Actually, sa Facebook page ng ating mag-agree na tayo, Amy, thousands ng ating views. Dito sa YouTube, yeah. Makikita mo, per episode, increasing na rin. Increasing na rin, meron na rin thousands. Except sa super dami talaga ng Facebook page natin, as in 10,000 and above. Oo po, yun. At Doc, may commercial tayo. Akalain mo yun. Congratulations! Yan ay dahil sa galing mong mag-carry ng show, Amy. Ako, Doc. Siyempre. Yan ay dahil po sa inyo. Kayo po nila, thank Doc. Thank you. So, doon ako. Eh, wala po ako dito na kung wala thank kayo. Thank you, thank you. Naging ako nadadamay lang kami. And of course, thank you din sa galing ng ating mga videographer. Sila Sir, at scriptwriter, di ba? Si Sir Vines. Yes, sila Vines, Sir Vicky po. Sir yes, Vicky. Sir Vines, technical team. Yan, ating mga editor, si Jerome and Kuya Russell. Yan, ang ating correct team. Maliit lang tayo, pero still, nakakapag-produce po tayo para yan sa ating mga kasamahang magkasaka. Yes. Correct. And sana magtuloy-tuloy ang good vibes natin. Di ba? Good intention naman tayo. At ako nga mismo, alam mo, sandali na lang mag-retire na ako. Talagang magka-campaign ako ng ating farming. Ha? Farming sa plants and animals. Yun! Nako, Doktora, parang magre-retiro ka pero parang mas malaki yung gagawin mo na ano. Oo nga, pero mas masaya naman. Masaya pa rin ang farming, Amy. Di ba, no? Yes. At kaya nga, ngayon, Dok, sa season 1 kasi, itong guest natin, parang lagi nababanggit itong kumpanya nila. Parang may papaisip ako, ano ba meron dito? Ito sa season 1. Kaya pinilit ko po na maisama sila dito sa season 2. Naisama mo ba? Okay na ba? Okay na? Uy, very na good. Very good. Galing. Congratulations. Sana nga. Ngayon, no? Sana. Pero makakasama po natin ang isang representative po from East West Seed Foundation. Yan. Pag-uusapan po natin, paano ba yung seedling? From seedling to transplant. At saka po, ano po ba yung advantages ng seedling na magsisimula kaysa sa seed? Yan, pag-uusapan natin yan, Doktora, mamaya. Okay. Agree ako dyan. Excited po kasi lagi ko nadidinig eh pagka may interview tayo sa season 1. Saan po nakuha yung mga buto? Ano po yung ano? Yung binhe, yung mga ganyan. Sasabihin nila, ay binili ko to doon sa East-West. Laging ganon. Yes, curious nga ako, East-West, sabi ko, para alam ko dyan, Amy, multinational company ang East-West. So, paano kaya sila nakapag-provide ng mga
ng crops na ano lang, pwede lang para dito ma-plant sa local environment natin. So, paano kaya nila naaral yon, di ba? Mamaya, alamin natin yan. Abangan po yan ng ating mga manonood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doktora! Agree Ako Dyan. Yes, Dok. Alam ko kasi kayo na nakapagkwentuhan na tayo ng marami. Pero papakilala ko sa iyo ang ating guest. Siya po ay licensed agriculturist and holds an MA in Community Development from UP Diliman. Ito ah. At Dok, ito medyo mapansin lang kasi nakadalawang dekada na siya. Nakadalawang dekada na po siya. And 11 years sa East-West Seed. Yan. Doon mismo sa mother company at saka sa foundation. Ngayon, nasa foundation na siya nag-work. It's a privilege po para ipakilala ko po sa inyo si Miss Mary Joyce Gaviola, ang ating guest speaker ngayong araw. Hi, Miss Joyce! Magandang hapon po sa ating lahat or magandang araw sa ating lahat. Agree ako dyan. Yes. Yeah. Hi, Joyce. Hi, Amy. Joyce, hello, welcome to our program. We are humbled by your presence. Salamat sa po. Yes, sa dalawang dekada talagang alam ko marami kang ma-share sa amin. Sabi ko sa iyo, Dok, hindi talaga siya mukhang nakadalawang dekada na. Agree ako dyan. Ayan, Miss Joyce, nakikita ko Veggie Escuela Online. Yes. Ito ay isang programa din na ginagawa niyo po, tama? Apo, ito po ay isang platform na ginagawa po ng East West Seed Foundation. Para saan? So ito po ay para sa mga home gardeners, sa mga nais na magsimula ng pagtatanim ng gulay or pagsiseedlings, no? Sa business ng pagsiseedlings, pwede rin ito. Ginagawa po namin ito dahil nga sa pandemya, ginagawa natin ang pag-reach out or pag-training virtually, no? Or online meeting. Nabanggit po ni Miss Joyce yung seedlings. So simulan ko na itong tanongan natin. Miss Joyce, sige, gano'n po ba ka-importante ang quality ng seedling sa pagtatanim? Ay, mahalaga po siya, Ma'am Amy, no? Meron tayong kasabihan na all that starts well ends well, no? So, yung kasabihan na yon really applies sa home gardening, no? Or not really on home gardening, kahit commercial gardening pa siya or commercial vegetable production, it really applies. Kapag maganda yung simula, expect mo na maganda rin yung pagtatapos niya. May follow-up question naman ako doon, Joyce. Amy, sige, sige. I just want to ask, yung, di ba, ang pandemic, 1 year pa lang, pero yung kanilang Veggie Escuela Online, itong East-West Seedling Foundation, more than 20 years na pala. So, yes. So, before pa sa pandemic, paano ka nakakapag-campaign ng iyong magandang advocacy? Apo. Kasi, si, di ba? Apo. Si East West Seed po, no, yung po mother company namin, is more than 30 years na po dito sa Philippines. No? Ang business po ni East West Seed ay nasa research, nasa production, and nasa marketing ng lowland vegetable seeds. So, sa mga hindi po nakakakilala sa East West Seed, chances are mga 80 or 90% ng gulay na kinakain nyo, kami po ang nag-produce. No? So, yes, ma'am. Local siya. Dito nire-research, kaya kasi masisigurado natin na akma sa ating kondisyon yung mga seeds natin. Si East West Seed Foundation naman po ay we just got the SEC registration 2012. So, going 9 years po si East West Seed Foundation. At ito pong Veggie Escuela, ginagawa po namin siya, hindi online before, no? Ang tanong ni Dr. Raga, no, katagal na. Ginagawa po natin ito face-to-face. Pero dahil po sa pandemic, so we innovate kung paano ba patuloy na ma-reach. Lalo po, sabi ko nga, lumaki yung demand ng mga magtatanim, mag-grow ng seedlings. So we thought of why not creating a Veggie Escuela online, no? To cater those home gardeners and other enthusiasts. Eh, Joyce, nagkaroon ka na rin ba kayo ng coordination sa like the Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry?
In the past, meron ma'am, ano po. Pero sa ngayon, we don't have the collaboration with them yet. Wala po. Mm-hmm. Ang meron po kami ngayon, sa if you are to ask the government institution that we are working with, we have with the Department of Education. No? Kasi po kami sa kanilang gulayan sa paaralan mm-hmm. na hindi rin nagagawa ng actual. Naalala ko kasi nung before pa ng pandemic, nagkaroon ng ang ating Department of Agriculture Secretary William Gar. Nagkaroon siya ng isang malawakang project sa pagdi-distribute ng mga seedlings. So, I wonder kung sa inyo galing yung mga seedlings na yun. Malamang ma'am sa amin, pero baka sa ibang unit po, not the foundation, pero baka po doon sa aming other company, which is the East West Seed. Yeah. Yun nga, Doc, naging familiar ako sa kanila kasi every time na meron tayong ini-interview dito, pag tinatanong namin kung saan kumukuha ng seedlings, East-West talaga. I see. Sa East-West. Tapos, meron din kami na-interview. Pinakiyaw niya. Ay, Sili yata. Oo, Sili. Tama ba ako? Nang na-recall. Pinakiyaw niya. Tapos yung iba naman, nagtatanong sila sa East-West, marami bang bumibili ng seedlings na to para iiwasan nila? Kasi pag marami nagtanim, ibig sabihin, bababa yung presyo kasi madaming supply. Maraming supply. So ganoon yun. Kaya nadidindig ko lagi itong bilib ako. Bilib lang ako kasi bali private, lumalabas private association or non-government organization. Pero ang reach niya, masa. Masa at magsasaka. So yun ang nako mahaba-habang kwentuhan pero napaka-interesting. Doon ko sana gustong itanong kay Joyce kung paano nila nagawa yun. It's really a private company. It's a private endeavor. Pero talaga ang gusto po talaga nung Western partner ni East West Seed na si Mr. Simon Groot is really to help the small farmers. Ang focus po talaga niya ay hindi po yung mga big landowners, small farmers. And he truly believes na by seeds alone, ano, it can change a billion lives of farmers. Yeah. Oh, ang ganda, so ang ganda na advocacy. Factor po talaga yung quality seeds. Ayan, napag-uusapan na po natin itong seeds saka seedlings. Miss Joyce, turuan mo naman kami paano po ba at ano po yung mga kailangan para po makagawa din kami ng mga quality seedlings. Ayan, usapan. Eventually, paano namin mapapatubo ng magaganda biro mo from seedlings? Ilang weeks ba yung ano ba yung age ng mga seedlings na confident ka na mapapatubo ng mga ordinaryong mamamayan? Ayun, ang ganda po ng tanong ni Ma'am Ami at ni Doc Cora. Para po sa mga magsisimula sa home gardening, no, we really advise to plant small, wag po kagad sa malaki. No? Kasi unlike po ng ibang crops, ang vegetable po really needs time, kailangan po niya ng gulay. So para hindi rin tayo ma-disheartened or ma-disappoint, magandang magsimula tayo doon sa mga fast-growing crops. So, pag sinabi natin fast-growing crops, sino siya? Siya si leafy vegetables. No? Ano-ano yung leafy vegetables ito sa ating bansa? Pechay, mustasa, yung iba, lettuce. No? Tinatanim din natin yung mga lettuce. So, ano ang kailangan? So, usaping technical na po tayo. No? So, para sa ako, no? Usaping technical, ano yung kailangan? Meron pong non-negotiable sa home gardening. No? Maliit, malaki, may non-negotiable sa gardening or sa commercial production or in cultivation of vegetables. So, kailangan niya ng water, kailangan niya ng sunlight, at kailangan din niya ng good quality soil. No? So, yun po yung mga kailangan natin na i-secure in order to grow a quality seedlings. No? Using quality seeds. Mga magkano kaya yung mga kailangan kong puhunan para sa seedlings? Yung bang process na tayo, Joyce? Kung okay. For example, yes, sa likod bahay, gano'n karaming puhunan sa seeds at yung days ng, for example, bago maka-harvest. Okay. Para din po sa details, ano po, para sa mas detalye, although I will mention some of the highlights kung paano mag-grow. Say, for example, leafy vegetables, you can visit our Facebook page, the East West Seed Foundation. We created last year 14 webinars. Meron pong 14 webinars ito. Ano yung laman nun? Ang laman po nun ay from soil preparation to container preparation to seeds up to harvesting up to storing ng mga homegrown vegetables natin. Ano po, meron po tayong discussion doon ng how to grow leafy vegetables. So, yun po muna siguro yung tema ko at kung magkano yung magiging gastos. Kung titingnan po natin kasi yung seeds sa total production, say for example, you will grow a leafy vegetables, almost the seed
cost about 5% of the total production. Ganun lang siya kaliit. 5% lang. Yes, mm-hmm. Opo. No, kahit nga po siguro commercial, we compute the least. Even in commercial production, it's about 5 to 7% yung cost ng seeds. Kaya nagtataka rin kami na bakit may mga tao na parang may aversion gumamit ng hybrid seeds. Just to clarify lang din, ang mga hybrid seeds, na, even the seeds that does not came from ours, no? Yung mga seeds, hybrid seeds na yung galing sa amin, they are safe. They are not genetically altered or engineered. Kaya lang, meron silang prosesong pinagdaanan na naging hybrid sila. So paano ang proseso kung leafy vegetables? You have to grow seedlings, no? Siguro ipupunla natin siya sa a loose but a firm soil, no? So ang soil natin can be a mixture of a potting mix, no? Can be a mixture of soil, can be a mixture of manure, and can be a mixture of sand, no? Para maging loose siya. So kung sino man yung mga nakikinig natin na interested to grow their own seedlings, you can experiment to so many ingredients available locally sa atin. But the important thing is yung soil, dapat well aerated siya, merong capacity to absorb nutrients. So ibig sabihin, hindi sobrang loose, hindi sobrang compact. At the same time, dapat wala siyang harmful solutes, no? Or walang harmful pathogens. So paanong paraan gagawin? Mahalagang ito ay ma-sterilize natin. So, kung pecha yan, kung itinanim natin, we have to wait for 7 to 8 days to germinate. At pag nag-germinate siya, we have to transfer, ililipat natin sa permanent container. And then, you have to wait for another 18 days. No? So, 7 plus 18 days. So, mag-grow na siya. And then, at 25 days, or at 25 or 30 days, you can start harvesting. Ang pag-harvest, 4 months. Almost 4 months, bale. I know, ma'am. Days lang po. Almost a month. Days lang. Almost a month. Ang bilis lang pagka leafy veggie eh. Yes, yes. Opo. Kaya para hindi alam tayo... Walang ka-background, background. Okay lang yan, dog. Okay lang. Understandable po yan. Yes, ma'am. Opo. Kung para hindi tayo ma-disappoint at para masubukan natin if we have the green thumb. Kasi may ganong meat. Wala akong green thumb. Hindi ako makatanim. Yes. So that's not true, no? Kaya kailangan gumawa lang talaga tayo. We have to start. Otherwise, hindi natin malalaman. So, kailangan mag-start tayo. So, after 30 days, yung iba po binubunot yung pecha. Yung iba naman ay parang tinatalbusan. So, pwede po yun. No, basta 30 or 35 days, tapos na po yung buhay ng ating pecha. Saan naman makukuha? Saan available ang ating mga seedlings, Joyce? Ayun, maganda rin pong tanong yan. No? Dati po kasi, before pandemya, meron kaming mga dealership lang. Pero dahil sa pandemya, kaya marami rin nagawa yung pandemya. Basta mag-keep safe lang muna tayo, hindi pa safe lumabas talaga. No? Ang nagawa po ng pandemya, makikita nyo po kami sa Lazada. Oh, so, okay. Yes. Online. Yes. So direct na sila sa end user. Yes, at the comfort of your home, no, yung screen time natin, just visit East West Seed Lazada store. Wait lang, napaisip po ako, paano yung dinideliver? Pagka ganun, kasi... Ano na yan eh, may buhay rider yan din. Eh, di ba? Ay, no, not the seedlings, sorry. Only. Yung seedlings. As not the seedlings, but I'm talking of the seeds, sorry. Okay, the seeds, you can purchase it via Lazada. Lazada, o kasi so, nasa you wish plastic to grow your lang own. Yun eh. Yes, naka-pouch lang kasi siya. And then may instruction na lang kung paano siya i-grow. Apo. Sa seedlings po, if you want to buy, mas maganda po, I advise na bumili po tayo in group. So kung group tayo, core community tayo, kung gusto natin bumili. Kasi if we purchase in bulk, dinideliver po yun ng aming Farm Ready. Farm Ready is the one in charge of growing seedlings, no? All lowland vegetable seedlings. Okay. Pwede yan, ma'am. Ang ano no, halimbawa, sa petchay, di ba? Kailangan ko pa rin ba ng ano doon, seedling tray? O pwede ko na siya itapos sa kahit sa transplant? Tama ba ako? That's a good question. Ang petchay po, pwedeng direct into container and pwede rin pong into cellular. No? Yung binanggit ni Ma'am Amy na seedling tray is just a form of cellular container. So pwede rin natin siyang itanim in egg tray. Pwede natin siyang itanim in eggshell, no? Siyempre, kailangan konti lang yung butas ng eggshell. Pwede din siya sa toilet rolls, no? Pwede rin siya sa
empty container of yogurt or yung maliliit na container. Pwedeng doon muna natin i-grow until such time, mga 7 to 8 days, ready na siya to transfer into a permanent container. So, ang galing, you know? Magiging readily available vegetable, di ba? Yes. Vegetable availability sa lahat ng mga tables. And then, pwede pang maging business. Yes, yes, Dokora. Tama po. Tama po. Kung nagaharap mo ang community, kung merong isang interested to grow seedlings, okay, mas malapit mo. Mas accessible para sa community ang bumili ng seedlings doon sa taong yun, mag-grow ng seedlings. And also, pwede rin ma-campaignya na para maging CSR projects ng mga association na nag-reach out, di ba, sa mga communities. Isasama sa mga i-distribute, ganyan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. At saka konting seminar online. Ang galing. Yes, ma'am. Opo. Gusto rin po namin bigyan ng emphasis yung kahalagahan ng knowledge, no? Kasi yung iba parang na-underestimate. Ito po yung mga nakuha naming feedback to those who attended the Vegiscuela online. It's not easy to grow vegetable. It's not easy to venture into agribusiness, no? But kailangan may knowledge tayo. Kailangan science-based din ang approach, no? Even home gardener ka, otherwise baka ma-disappoint ka in the end. So mahalaga na merong know-how, no? So kaya po itong aming mga webinars na ginawa, this is available. They can view it as many times as they wish hanggang sa makuha nila kung ano yung aral or kung ano yung knowledge na gusto naming i-impart sa kanila. Ma'am, paano naman, halimbawa, kasi napag-usapan natin kanina, ito yung mga sola sa kapuku. Pwede pa natin i-discuss to ng konti dito sa ating programa. Kasi iba, parang iba naman po pagka, di ba, ibang treatment ng proseso para sa pet chai, iba din dito sa ating mga talong. Yes, ma'am. At saka yung mga gumagapang. So, tignan po natin. Pwede niyo po sa amin i-discuss pa ng mas malalim. Sige, ma'am, sige. Yes. Ang pet chai po ay kabilang sa leafy vegetables, ano? Ito po yung mga madadakon. Ang pinapakinabangan po natin sa kanila ay dahon. Kinakain natin ang dahon sa kanila. Yung sinabi po ni Ma'am Amy na ni Ma'am Amy na sola family. Iyan po ay solanaceous family. Ang katangian po ng solanaceous family ay small-seeded, no? Maliliit ang buto. Pagka small-seeded, sila po ay mga small-fruited, maliliit din mamunga. So, sino-sino yung mga solanaceous? Ito po yung talong, ito po yung kamatis, ito po yung sweet pepper, no? Bell pepper, yung hinahalo sa minudo, sa pansit. At ito rin po yung hot pepper, yung pansigang, at ito rin po yung sili sa Bicol na ginagamit na maanghang. You know? So, ibang paraan po dito, tama si Ma'am Amy. Kung yung sa leafy vegetables, sabi ko kanina, wait lang tayo ng 8 days, ilipat na natin into permanent container, ito po hindi. Nagtatagal po sila sa cellular, pwedeng seedling trays, pwede rin any other cellular containers na available sa atin, nagtatagal sila sa cellular container ng 1 month before natin i-transfer. Ang kamatis po, 21 days, but yung talong and pepper, 1 month. Ibig sabihin, 30 days bago mo siya i-transfer. So medyo matagal siya. Meron din pong nabanggit si Ma'am Amy na kuku. No, ano itong kuku na ito? So ito po yung mga cucurbits family. Ito po yung mga gumagapang, nagapang. Sabi nga sa Batanggenyo, no? Nagapang sila. So sino yung mga nagapang? Mga nagapang, mga big-seeded, malalaking buto. Pagka po big-seeded, expect natin na big-fruited, malalaki rin mamunga. So sino sila? Sila si Kalabasa, si Patola. Bonino. Ay, Patola, very good. Upo. Si Dokora. Very good. Nag-imagine ang bahay ko. Bahay kubo, Dok. Oh, very ganda. Good si Dokora. Ang palaya, pipino. Ayan, ano pa po? Ano pa po hula natin? So ito po yung mga cucurbits family. So sa seedlings po, kung usapin ng seedlings, tumatagal po sila sa cellular container. Although pwede po silang idirekta kasi malalaking buto. Pero para po sa mga gustong makasigurado na bubuhay, kasi po mas malaganda po na itinransfer natin siya ng seedlings kesa nagsimula sa buto, magtatagal po sila sa cellular container ng mga 10 to 12 days. So mamili na kayo. Leafy, parehong interesting para sa atin. Ma'am Joyce, halimbawa, for example, sa urban and sa rural community, ano-ano naman ang mga challenges ng mga ng mga products natin? Tuloy-tuloy ba 'yan? Seasonal ba? Yung pang mainit, pang tag-ulan. Ang myth din,
Isa sa meet na binanggit ko kanina, walang green thumb, pero meron kaming homeowners association na na-assist na they prove otherwise na hindi pala totoo na may green thumb kasi they were able to grow their own crops, ano. So ang isang challenge din sa mga urban at sa peri-urban area, number one is yung ano, space o lack of space. Ito rin yung nagtulak sa amin, kaya pinush namin ang Vegiscuela. We have an episode for that, container gardening. Ito ay nakamopos mainly sa container, no? And also, ang a challenge, no? We have assisted several communities in NCR, no? Yung, we have a partnership with DSWD before. Ang laging challenge namin, yung sunlight. So, space pa rin. Something to do with space. Kasi, tapos parang we require them to grow 5 crops lang, no? 5 plants. Yung 5 plants na yun, they all died kasi walang space, walang araw. So ang challenge talaga is yung ang lack maganda sa NCR, sunlight, no? Sunlight, space, no? Maganda na sana kung nasa rooftop, kung may available na rooftop, paano kung wala. So that's really a challenge for those people wanting to grow pero nasa NCR or limited talaga yung space. Actually, ang iniisip kong mas challenging ay yung sobrang sunlight, hindi yung lack of sunlight kasi talaga basically mainit dito sa Metro Manila. Like, for example, pag sa rooftop, baka naman parang so, sobrang init, lalo na pag tag-araw. Yes, oo. Mm-hmm. Papasok ang summer, di ba? Matutuyot talaga. Pero ma'am, na-encounter namin talaga walang space. Hindi, nabigyan namin sila mas pa pala. Pero, ayun nga, parang iskinita lang daw, so wala siyang paglalagyan. So, nilagay niya sa loob ng bahay, hindi rin naging successful kasi nga hindi naman siya for indoor. Yun din siguro yung magandang i-clarify natin, no, in growing seedlings, in growing vegetable, in cultivation vegetable, even in home setting, hindi po siya indoor, no? So hindi po natin siya ipapasok sa loob ng bahay kasi sabi ko nga kanina, isang requirement ay sunlight. Non-negotiable po ang sunlight. Although nagkakaiba lang po ng oras, ang leafy vegetables, pwede po 4 hours, but all the rest, at least 6 hours sunlight or sun exposure. May ganun pala. Yes. Naranasan ko po magtanim ng leafy veggie nung elementary ako. Sige, ako din. Pechay. Pare-pareho yata tayo. Pechay. Oo. Kaya natanong ko, tina-transplant pa ba yung pechay? Kasi dati sa amin, diretso lang dun sa plot, di ba? Tapos, kaya na-curious ako kanina. Pwede rin pero ngayon ko lang po nalaman na kailangan pala ng 4 hours lang na sunlight. Yes, tapos, para po mag-grow ng maganda yung ating pechay or leafy vegetables. So any leafy vegetables na mapili natin, meron tayong amaranth or local colitis, meron tayong mustasa, merong pechay, and we also have upland kangkong, no? Yung hindi nag-grow sa swamp, yung by soil, sa lupa siya. So kailangan po nila ng mga 4 hours. Otherwise, hindi po maganda yung, baka maka-encounter tayo ng yellowing ng leaves. Maiba. Kaya pala maiba na nila. Sige, Doctora. Maiba nga ako, Ma'am Joyce. Sige, Ma'am Amy. Para na-amaze ako sa discussion ni Ma'am Joyce. Pero naisip ko lang, paano yung kanina nagkukwentuhan tayo kung paano siya nag-start siya na nakarating siya sa mga malalayong malalayong magbubukid. Ganon. So yung basic at saka yung science at saka yung technology, paano niya na pagsama-sama, at ngayon nga meron siyang campaign para sa mas, di ba, mas productive na Filipino community. Ever since ang ano po talaga namin, advocacy namin is really to help the small farmers, no? Ang tagline po ng mother company ni Eastwest Seed ay better seeds for better yield. At kapag may better yield, ibig sabihin may better lives for smallholder farmers, no? Ang focus po talaga natin smallholders. Kaya po yung mga engagement natin in different projects, ano, all over the Philippines. We have a project in Ilocos Sur, in Southern Leyte, Maasin City. We also have in Bondok Peninsula. Imagine niyo, ang Bondok Peninsula together with World Bank. Yung po ay sa DAR, partner po namin sa DAR, Department of Agrarian Reform through World Bank and World Bank Mission. Ito po ay really to reach out for smallholder farmers. At ngayon po, nasa foundation tayo, ang advocacy po namin is really for healthy Filipinos. Ano, one garden at a time. So gusto po talaga namin na ma-incorporate sa pagtatanim, no, sa pagsiset up ng mga home gardens,
Firstly, bago pagkapitaan, consume muna. Consume yes, ng family. Tama ka po doon. Kaya kung ang question natin, anong itatanim ko? No? Madalas po kasi yung question sa amin, ano bang magandang itanim? No? Ano bang hilig mong gulay? Yun, tama si Doc Ami. Yun ang sagot namin. Ano yung kinakain ng pamilya? Oh, kasi kung tayo magandang magsimula, kung ano kinakain ng pamilya, yun muna yung itanim natin. And then the rest, baka ito pa yung magpayaman sa atin. Ayun. Oo. Mahal ng gulay eh. Opo. Bago tayo mag-break, may iwanan akong tanong. Ito ay related kasi napag-usapan natin itong exposure sa sunlight. Kailangan po ba talaga ng nursery para dito sa ating mga seedlings? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, Miss Joy, sa pag-usapan nga natin kanina yung sa sobrang exposure sa sunlight, eh nabasa ko kasi yung nursery, parang kailangan ba talaga ang nursery o pwede naman na open area lang kung magsisimula ako ng seedlings? Maganda ma'am yung may nursery no sa pag-raise ng seedlings. So anong kahalagahan ng nursery? Mas madali yung management ng seedlings natin. Mas madali natin siya mababantayan, no? Isang paraan din ito para mailayo natin sa mga stray animals yung ating seedlings. Kasi kung siya ay nasa baba lang, kung wala tayong kahit na mga DIY na nursery, chances are baka ito ay mapaglaruan or maging playground ng mga hayop. So for security, magandang siya ay nasa nursery. So ang nursery naman hindi kailangan na sophisticated, no? Pwede ito ay mga DIY o gawa sa ating mga local materials, whatever available sa ating paligid. Nabanggit mo kanina, medyo kailangan ba elevated siya kasi parang sabi mo yung mga stray animals, yan. Kailangan ba naka-elevate itong mga nursery natin? Mas maganda ma'am na elevated siya. At the same time, hindi lang elevated, isang feature din na magandang magawa natin sa ating seedlings ay slatted. May butas-butas, no? Siguro ay itong mga pinaghiwa-hiwang kawayan or kahit na anong materyales. Pero slatted siya, may butas. So para saan yun? Kung may cellular tayo, say for example, ang cellular container natin ay seedling tray, egg tray, toilet rolls. Kung may excess application tayo ng water, sobra yung water natin, meron siyang pagtatapunan. Madedrain dun sa slot natin or dun sa butas ng nursery yung mga excess water. Oh. So, pwede ba ito sa condo? Eh kasi yung condo, maliit lang yung space eh. Meron na bang na-encounter ka na ginawa ito sa condo? Kailangan dito multi-level Nag-grow po ng crops, pero hindi nag-grow ng seedlings. Ah, so baga kinanim na niya doon. Pang malaking space talaga siya, Miss Joyce. Yes, ma'am. Separate, separate dapat i-grow ang seedlings. Yes. Separate tama si talaga. At maganda rin po na kung pipili tayo, if we are to grow seedlings, if we will take this seriously as a business, maganda pong yung space, maganda yun. Ano? Magandang pagtuunan yung space, kailangan hindi po siya napupuntahan ng anumang shade. Ang ideal nursery space natin ay well-lighted, nasisikatan ng araw. At ang ilalagay natin sa pinakabubong, pwede yung mga UV-treated plastic, pwede yung mesh net, pero no na no sa yero, no na no sa sako, at doon sa mga opaque material, yung mga dark material, kasi hindi na makakapenetrate yung sun rays. Oh, importante talaga yung sunlight. Yeah. Miss Joyce, ito bang po yung magpapa-germinate sa basic? Ito bang veggie eskwela online natin may bayad? Sa mga na-serve na po namin in the last year, we entertained in veggie eskwela a senior high school with the Department of Education Butuan City. We also entertained a group of relocated communities in Galawan, Laguna through Jolly Homes Foundation. Ito po ay free of charge, pero we know that there is a cost, so we're making a way na ma-offer ito at a minimal cost. Pero ito pong mga, kasi po ito ay parang series of lecture discussion, at the same time may assignment for 5 consecutive weeks. Yung mga materials na ginagamit po dito, they can all be found in our website, eastwestseedfoundation.ph. Nandoon po yung 14 webinars na ginawa po namin
on home gardening. Magiging kayo, complete guidelines, kumbaga. Ayan, opo. Parang it's a go library natin ito. At ang maganda po dito sa aming website, you can download the video material. You can download it in PowerPoint. You can download it in PDF with notes, no? Para kung gusto nyong magturo din at i-share sa iba. Once downloaded nyo po ito sa inyong gadget, desktop, laptop, tab, sa inyo na po yan. So, pwede nyo na pong gamitin at your own view. In fact, pwede na rin magturo eh, pagka na-master nila yung mga guidelines nyo dun eh. Hindi ba, hindi, yes, hindi mawawala ng hanap buhay pagka talagang interesado eh, no? Especially dito sa agriculture. Oh. Ginawa po namin ito with intention na i-support ang mga teachers natin, no? Especially sa gulay at sa paaralan. Yes. Kasi most of our teachers, wala silang agri background, yes, pero so, they handling this course or this subject. Kaya po ito ay support as learning material sa mga teacher. Pero na-realize namin na hindi lang pala teachers, marami pang ibang nangangailangan. So we are giving this for free, free of charge. You can download it in our website. Ang ganda na itong project nila na ito, Doktora, no? I'm sure, and paparami pa at papalakas pa ang reach nila. Yes po. Saka, Dok, na-view ko yung isa sa mga video nila. Ang ganda ng graphics. Alam mo kung bata ako, manonood ako kasi colorful siya. Saka, yes. Well, coordinated makakapture po yung interest yung talaga content, ng yung virtual ano niya, presentation. Ng audience. Maganda to, Miss Joy. Naaliw nga ako kanina. Salamat po. Salamat. Kaya lang ay, yung nag-aalagaan. May ganyan din po kaming testimony na senior high school. At the start, gusto lang niya ay parang 3 episodes. Pero hindi niya nalaman in 2 hours, naka 7 episodes na siya. So, na-hook siya. Very interesting. Very interesting. Interesting biro mo. May ipapakain ka na, fresh pa, sunod, pwede pang pagkakitaan talaga. Agree na ko kay doktor. Ay, doktora, nabanggit mo yung pagkakitaan. Eh, ma'am, magkano ba yung per seedlings pagka nagbebenta? May idea po kayo pagka, itong mga seedlings at inilagay na natin sa market? Sa amin pong farm ready, wala akong idea sa ngayon. Pero meron pong mga farmers dito sa amin, sa aming town, sa San Ildefonso, Bulacan. May mga nagbebenta po ng, say for example, lang ang palaya cost 5 pesos per seedling. So, okay, I don't know how they come up with 5 pesos per seedling. So, that's one seedling, one plant, 5 pesos per ampalaya. At iba yung price ni ampalaya kasi daw, malaki yung bubungahin. Parang dun sa mga sweet pepper or hot pepper, they sell it for 3 pesos per seedling. So, okay. Kung may mga interest dito na go into business of growing seedlings and then selling it, pwede naman nila i-compute based on the capital na kanilang in-invest, plus yung labor siguro. And then, baka 10% markup, they can sell it for that price. So, baka mag-ibang-ibang nita sa lugar. Opo, parang binibenta nila to per tray, no? Per seedling tray? Yes, ma'am. Opo. So, kung 100 seedlings per tray at 5 pesos, so magkano yung 500 isang tray ng... parang maganda tong business eh. Kasi Doktora, magkano yung butong? Pasukin na natin. Napaisip ako magkano yung butong. Tapos, ay, mura lang. 5% nga lang daw yung total investment eh. More on labor ito, lang yan. Ano po ba ang advantages pagka sa seedling na tayo kumuha ng bunga? Nagsimula, pagka naka-seedling na, ano po ba ang advantages? Kagandahan po kasi ng seedlings, mas maganda po yung root development niya, no? Ang anchorage po kasi ng magandang seedlings ay nasa roots, no? Maganda rin po yung stem, maganda rin po yung germination, ibig sabihin yung mga true leaves, no? Yun po yung pinagbabasihan natin. Thick stems, vigorous shoots, at saka po good rooting system. Yung tatlo na yon, na-achieve yun kapag ka po siya ay nasa cellular or yung tinasabi ni Ma'am Amy na seedling tree. Mas yung maganda kung seedling na, mag-uumpis, meron ka nang naka-prepare na yung, naka-plot na yung soil mo, at saka seedling nang dadalhin, kasi ikaw pa yung mag-grow sa nursery, di ba? Ang tanong, saan naman readily available ang mga seedlings natin? Definitely, hindi na yan pwede sa Lazada. Hindi na, ma'am. Na po. Meron po kaming affiliate kung gusto po natin ng maramihang order ng seedlings. Ang farm ready po namin. We are ready to serve you. Kaya nga siya farm ready. So, seedlings always ready.
Alam ko rin po, in different parts of area, may mga local na nagtatanim. So, siguro matter of browsing the FB, no? Or search engine. Ang FB po, naku, marami na. Makikita na kung saan pwede mag-pick up ng seedlings. Yes, mama po. Kasi kahit po yung African night crawler, makikita yes, sa FB. Yes, meron. Opo. Just search it. Mga vermiculture. Tama si Ma'am Amy. Ano ang pinaka ano niyo bestseller niyo na seedlings? Ah, ang sa amin po ang hindi nawawala po sa Farm Ready ay ang palaya. Ang palaya, eggplant, kamatis and hot pepper. Kaya lang mga big pots ano po, kapag ka po mga solanaceous and cucurbit crops, at least 5 gallons kung container gardening po tayo. Ang mga leafy vegetable po natin, mga 1 gallon or 1 liter container pwede na po siya. Soil. Yes, opo. So, not necessarily yung galon ng mga sa refilling, water refilling station, pero at least ganun kadami. Mister, ito curious lang akong tanong kasi may lumalabas ngayon ng mga hydroponics, aquaponics. Kayo ba ay may ganun na ring technology para sa seedlings nyo? Sinubukan nyo bang ilagay sa tubig? O talagang soil-based po? Sa ngayon po, soil-based, wala pa po. Kahit po sa mga webinars namin, we don't carry yet the aquaponics and the hydroponics. Kasi yung hydroponics, nangangailangan po ng external inputs for the nutrients. Ano? Yes. Itong tinatawag nila the SNAP solutions or the nutrient solutions na kailangan. So, kung sa home gardening, mag-a-add pa siya ng additional input, baka mas lalong hindi makayanan na mag-start up. So, ang dala-dala natin yun is really soil-based pa din. Mas mahal ang initial capital sa aquaponics and hydroponics natin. Hydroponics. Pero yun, mas mamamaximize din naman niya yung ano, availability, yung space, ganun. May advantage, may disadvantages. Pero tayo dito basic and everybody can can plant, 'di ba? Kung kahit na ano pa 'yan, kahit leafy at saka hindi ko matandaan yung term yung solanaceous doctora. Solanaceous. Ang tinandaan ko na nga lang doctora yung sola sa kuku. So yun yung dalawang classification. Okay na yun. Okay na yun. Oo. Yes po, dalawang family yun, ma'am. Amy, matanong kita. Ayan, pareho na tayo, interesado. Ano ang uunahin mong itanim? Yung solanaceous? O yung, ano yung isa? Kuku. Kuku. Kuku? Parang yung, ano po, yung sola. Tapos kamatis. Kamatis ang ano niya? Opo, kamatis. Parang madaling buhayin kasi yung kamatis. From transplanting po, you have to wait for 2 months bago ka po maka-harvest. Maka-harvest. Pero, ano yung transplanting? So, paglilipat tanim, di po ba nasa seedling siya? Yes. 1 month po siya sa seedling. And then another 2 months to wait. Doon sa malaking 5 gallons yes, ng... Apa. So, total 3 months to wait. Naka-harvest na po tayo ng tomato. Fresh tomato. What a wonderful experience with the afternoon experience with Ma'am Joyce. Parang ang sarap maging agriculturist. Parang gusto kumain salad. Kasi kanina, di ba, pinag-uusapan diba? Mga leafy, mga lettuce, no, tumatis. Ayan, mga healthy yan. Healthy diet di ba? Especially sa age namin. Yes, yun din po siguro yung kagandahan ng home gardening kasi we can assure na fresh and safe ang ating kinakain. Yes. Kesa po dun sa, compared dun sa galing sa market na hindi natin alam kung paano yung management na ginawa nung nagtanim nito. Opo. Miss Jess, gusto ko nga yung sinabi mo kanina na bago sa market, sa bahay muna. Hmm. Diba? I-consume muna sa bahay. Yes. Kasi ang naisip ko naman dun, Doktora, no? Mas alam mo kung ano yung laman ng kinakain mo, 'di ba? Kaysa galing sa market. And also ano lahat ng bahay, lahat ng household may budget sa vegetable, 'di ba? Yes. Kahit sa akin nga, mas ano nga kami lahat ng mga anak ko mas mahilig sa gulay . Mas ano kami herbivorous kaysa carnivorous . Very good. Kaya pala mahilig ka sa salad, Doc. Oo. Ayun, kasi may mga batang hindi marunong kumain ng gulay, di ba?
Opo. Miss Joyce, ano po yung parang required na space? Sabi mo kasi kailangan, medyo kailangan ng space para dito. Ano yung required na size ng space na pwede natin gawin ito? Proceeding nursery? Yes po. Proceeding nursery, pwede pong 3 meters by 4 na seedling nursery. 3 by 4. Malaki na po yun. Opo. Makakapaglagay po tayo doon ng mga around 10 pieces na seedling trays, 10 to 12 seedling trays. Oo. So, kung ang isang seedling tray ay merong 100, so makakapaglagay tayo, makakapag-grow tayo ng 1,200 seedlings. Ito, Dokora, nakita ko lang. Ito yung edible gardening. Mm-hmm. So, yung pinakabakura mo from seedlings, dun may ta-transfer yung mga tinanim mo na. Ay, mga, dun may ta-transplant yung mga seedlings. So, nasa harap ng bakura mo yung talong, yung ano, siya na yung pinaka, yun ay parang pinaka-garden mo. So, Miss Joyce, kapag ka merong ganyan, yes, no. ilang weeks after ng harvest, ilang weeks kailangan ipahinga yung soil natin sa harapan ng bakuran, for example? Kasi after, sabi mo, mamumunga siya after a certain of months, ilang months siya mamumunga, tapos di ba mamamatay din siya, kailan siya pwedeng palitan? Yes. Tama si Doktora, no? Hindi naman habang buhay yung pag-harvest. So, once na mag-start po ng harvesting, yung mga good harvest po natin siguro magla-last ng 2 to 3 months lang po. And then, eventually, they will die. No? So, yun siguro yung maganda rin malaman ng mga farmers. Minsan, pag matanda na, sige pa rin sila lagay ng input, no? Fertilizer, pesticide, kahit kung anong gawin natin, wala na. So, the same with tao, pag matanda na, minsan kahit anong gawin mong paglaban, o wala na talaga. So, ang may tanong extend ni Dokora konti. Ay... Yes. May extend ako. Pero, kung paano, kung ilang months natin mapahinga yung soil bago natin ulilagyan ng another batch para mas masigurado masustain yung ano niya, yung quality. Pwede po natin, kapag container po, no? Ayan. Pag container po, we advise na at least gamitin po ito for 2 cropping cycle. Ayun. Dalawa, ayos pa siya. Ayan. So, ayun. At least 2 cropping cycle po. Hmm. Ang dami ko natutunan ngayong araw. Para akong matend ng ano, isang klase. Isang seminar. Oh, ang galing mag-discuss ni Ma'am Joyce. Very interesting eh. Yung topic interesting na, mapapa-interesting pa niya lalo. pwede ka bang makumbida sa isa sa aming mga future CSR projects? Sa pag-outreach kami sa malalayong lugar. Oh, sige, yay! Opo, yay! We can discuss. Together with our managing director, ha? Opo, lalo na po kung online naman. Oh, ay, thank you. Thanks in advance. Sama-sama tayong magtutulungan. Opo. Sige po, Doc. Sabi ko nga kay Miss Joyce, Doc, sabi ko, ngayon lang kami nag-uusap, pero ramdam ko yung passion niya. Passion niya. Nakaka-ano eh. Parang nakakahawa. And Amy, take note ha, mahawa ka na sa kanya kasi isipin mo naman, hindi halatang nakaka 2 decades na siya. Just to look so young. Kaya maganda rin siyang mag-model ng passion niya. Opo. Hindi siya mukha aborido. Si Miss Joyce, parang nakikita ko si Angel Usin. Oo. Oh. Di ba alam mo si Doktora Mary Ann, maganda rin. Ma'am Amy, hindi ikaw yung unang nagsabi niya. Diba? Kaya nga eh. Abang tinitignan ko talaga siya sa screen. Angel ako sa inyo nakikita ko. Pero Miss Joyce, diba maraming salamat po sa pagsama sa amin. Talagang hindi lang ako natuto, na-entertain ako eh. parang ang sarap balikan ng pagtatanim. Parang bigla ako nag-reminis nung elementary days ko nung nagtatanim ako nung petchay. Yun talaga huwag yung mo naman i-reminis. Mag-start ka naman. Mag-start ka na. Malapit na yan. Mag-start, mag-start ka now na. Para sa susunod na ma-invite natin si Miss Joyce, may maipakita tayo. Ako din nga, nag-iisip eh. Kahit sa harapan ng bahay. May maipakita man yes, na ako. Yes, Doc. Na yes. Mo, Miss Joyce, may natutunan kami yes, talaga sa'yo. In fact, in-apply ko. Diba? Para konsuelo sa speaker. Yan, ma'am. Kaka-campaign natin yes, yan. Yes, ma'am. Opo. Oh, tsaka therapeutic po talaga ang pagka-garden. Oh. So, therapeutic po siya. Ayan, ang dami natin natutulang ngayong araw. Miss Joyce, bago po tayo magpaalam,
meron po ba kayong advice o gustong i-share sa ating mga manonood? Yes. Please like and follow our social media page, no? Si East Resid Foundation and Oh My Gulay. Si East Resid Foundation po is more on technical details on home gardening. Si Oh My Gulay Facebook page po is more about our push to our advocacy for a healthy Filipinos. So something to do with cooking, may mga food hacks. Yeah, so like and follow po. For those na gusto pong makakuha ng aming learning materials, you will just visit the East Resid Foundation website, eastresidfoundation.ph, and then mag-sign up po tayo to become a member and to access all the learning materials. It is free of charge. So, samantalahin po natin, and let's all plant, let's all grow together. Yan. Magtanim na tayo. Thank you, Miss Joyce. Welcome po. It's a pleasure, ma'am. Thank you po. And Doctora, thank you din po sa pagsama. Always a pleasure. Ayan po sa ating mga manonood. Alam kong marami kayong natutunan katulad namin ni Doc Cora. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.